ka mga kabagis sa ating channel, Kabagis Vlogs. Ipakita ko pala sa inyo itong pig drinker, yung mga nagtatanong kung paano daw gawin. Yan yung pig drinker natin. Tapos ito din yung kanyang source of water, yan, tubig. Madumi yung sa labas pero malinis yung sa loob yan mga kabagis. So yan, yan yung setup natin sa paggawa ng pig drinker. Ito sila, natutulog. So ngayon, pakita ko sa inyo kung paano gawin. Ito yung ginagawa ngayon, yung pig drinker sa kabilang kulungan yung. Ganyan po. So, kibali yung dyan sa baba yung parang nipples ng mga baboy. Tapos doon paakyat yung hose para sa tubig. Ganyan po ang ginagawa. Tingnan mo yung area mga kabagis. Mga 3-4 na baboy yung kasya dyan. Ito, i-re-repair pa ito para sa pagdating ng mga biik natin. I-repair yung flooring kasi sira na ito, para magamit na naman. Makuha natin siguro this Friday yung mga biik. Yan. So yun, maliit lang, no? Pero okay na. Sa mga nagtatanong regarding sa Ultra Pack Feeds din, ano yung hitsura? Ito yung sako ng Ultra Pack Feeds. Yan yung hog starter, yan yung para sa biik. Bali, yan yung kainin nila for 25 to 30 days. Yan. Pagkarating sa bahay ninyo. Yung hog starter, ito yung hog grower. Yan. Ito yung finisher, yung hog grower naman is mga 1 month din or 1 month and a half. And yung finisher is 1 month din. So ito yun. Depende na sa inyo paano nyo gamitin or ilang days yung pagkain. Yung sako na yun, yung nilalagyan natin ng sodas. Pakita ko sa inyo yung hitsura talaga ng yes, ng sako na may lamang feeds. Ito yun mga kabagis, nasa labas namin. Ito yung garahe ko, hindi pa tapos. Yan, ito yung starter, hog starter. Bumili ako ng marami-rami kasi darating na yung ating mga biik. Ito yung hog grower. Yan. Tapos parang wala akong finisher dito kasi ito pala yung sako lang. So ito yun mga kabagis, yung nagtatanong sa atin dyan regarding sa sako, ano yung itsura, yan, Ultra Pack. Ayan. Sa hog grower na yan. 50 kilo siya. Ito yung 1,400. Ito yung 1,500. Yung finisher yung 1,300. Yan po. So, yan yung mga nagtatanong at gustong tingnan yung Ultra Pack na packaging sa sako. So yan na yon. So yon. Mga aso. So mga kabagis, ito pala yung sodas natin. Hindi pa natabunan yan. Yung dumi ng baboy together with the sodas. Ihalo natin para walang amoy yung dumi. Yan na siya. Kaso mga kabagis, tingnan ninyo yung na direct yung okra kasi hindi pa talaga yan totally na organic na pataba kasi hindi pa yan na decompose. So hindi siya pwede i-direct, namatay yung okra. Pero itong sa unahan na hindi na direct, nilagyan ko lang konti, namunga na siya. Tingnan mo. Yan, may bunga na.
tataba yung ating malunggay. So maganda talagang mayroon tayong ganitong setup kasi after 3 to 5 months pwede na yung magamit na pataba. At gawin kong garden ito dito na area. Ito. Hindi ko nilagyan ng may distance siya mga kabagos. Tignan nyo yung space, parang 2 meters. Para di ha. So 2 meters from itong isang lote natin na katabi. Para hindi tayo ireklamo na didikit tayo sa kanila. So ito yung gagamitin kong area na garden soon. So yun, hindi siya masyadong malaki pero pwede na. So ito rin na area papunta dun. May mangga pala mga kabagis. So ang ganda, may bunga na rin yan. Nusungkit namin minsan. So ito, ang ginagawa na ni Papa yung guwan. Ito yung manok niya, pang sabong. Binabala ko rin pala dito sa isang area mga kabagis na ano, mag yung mga sodas, maglagay ng area dito banda para sa mga manok, yung mga native chicken. Kasi may mga nagba-vlog din tungkol sa native chicken na panood ko. Ang ganda, mahal pala yan, tapos hindi ganun ka ano yung intensive yung pag-care mo o yung pag-alaga mo sa manok. Kasi pwede mo naman yung iwanan dyan, lagyan lang ng tubig at kuwan, pagkain, mabubuhay na sila. Yun yung maganda sa native chicken, maghanap yan sila ng pagkain. So mahal, kakaalam ko mahal. Ito nga sila mga kabagis. Ganyan, after nila maligo yan, maglalaro yan sila dyan. Malaki na. So yun lang siguro yung ma-share ko sa inyo ngayong umaga. Ano sa pig drinker na ginagawa. Simple lang talaga yan. You know? Sa kabila, ito, doon din sa kabila meron. Yan, kumakain sila ngayon. Yung isa ko kumakain na nakahiga, yung pandak na durok daw tawag yan. Kapag ka hindi siya pure white, may mga pintik-pintik mga kabagis, durok yung tawag yan. Sabi nila mas mabilis daw lumaki yung mga durok sa kaysa mga pure white. Ewan ko lang. Pero yung isa nung first batch ko na durok, dalawang white, isang durok. Yung durok yung pinakamabigat. Kapatid yun sila pero 12 kilos yung diferensya sa bigat nila. Yung naibenta na. Iwan ko lang dito. Nag-agawan sila.
ginawa, ako lang yung gumawa niyan. Kasi noon naka-direct yan, so ayaw ko yung ganun na naka-direct sa line ng tubig kasi kung may leaking, naku. Ang mangyari kasi kapag gabi, malakas yung source ng tubig, yung hangin. So kung may leaking siya, malaki din yung kakainin na tubig sa, I mean, bill mo sa tubig. So yun lang. So I hope na address ko yung nagtanong tungkol dun sa Ultra Pack feeds natin, and sana na-satisfy kayo. Tapos if mayroon pa kayong mga katanungan, mga kabagis, comment down sa comment section natin para at least ma-address ko siya isa-isa, bawat tanong ninyo regarding sa ating pag-aalaga ng baboy. So ganun lang, and I hope na nakatulong ako. Thank you so much for watching. Bye-bye.